Pag ninunood o nagre-relax tayo, madalas may ka-partner itong snacks and drinks. May iba, tea, soft drinks, juice, kaya tayong mga Pinoy, madalas talaga kape. Lalo sa malamig na panahon o kahit sobrang init pa. Kaya naman siguradong swak ang bidding ginawa namin para sa mga adik sa kape at coffee lovers yan. Naghanda din kami ng ilang basic informations about coffees at ng ilan din sa pinakamahal na kape sa buong mundo. Kaya naman, umpisahan na natin. Shall we begin? Nagsimula ang kape. Ito ay nagsimula at unang nakilala sa bansang Ethiopia. Ayon sa kwento ng mga taga rito, ang alamat ng kape ay nagsimula sa isang matandang Ethiopian na uminom ng kape out of curiosity dahil sa pagtataka kung bakit kapag kumakain ng bunga ng kape ang mga alaga nitong kambing ay magiging hyper at energetic ang mga ito. At doon na nadiskubre ng mga Ethiopians na may lifting effect ang pag-inom nito. Hanggang sa paglipas ng panahon, nag-improve ang preparation nito at ang kultura ng kape ay nag-umbitsang makilala at kumalat sa buong mundo. 6th century, sinalakay ng Ethiopia ang bansang Yemen na naging dahilan para makilala ito ng mga Arabs. Ginagamit nila itong pampagising para makapag-focus sila sa kanilang pananalangin. At noong 15th century, tuluyan ang nakilala ang kape sa buong Islamic world. 17th century, una itong inimport ng isang Dutch merchant na naging dahilan para makilala ito sa buong Europe. At noong taong 1675, more than 3,000 coffee shops ang nagbukas sa buong England. Isa na dito ang tinaguri ang oldest operating coffee house in Europe na itinayo pa noong 1654 sa Oxford. And Queen's Lane Coffee na bukas pa ng hanggang sa ngayon. May dalawang pinakapopular na klase ng coffee bean na madalas natin ginagamit. Isa dito ay Arabica at ang isa naman ay Robusta. Malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Ang Arabica usually has a better taste, sweet at mas smooth, while ang Robusta naman ay mas mapait at mas matapang. Double din ang caffeine nito, pero mababa naman ang acidity level niya compare sa Arabica. Kaya kung ang hanap mo ay masarap at medyo sweet na kape, go for Arabica. Kung mas trip mo naman ang more caffeine but lower in acidity, go for Robusta. Kung presyo naman ang pag-uusapan natin, medyo pricey ang Arabica dahil mas sensitive at mas prone sila sa sakit. Habang ang Robusta naman ay mas nakakasurvive at madaling mabuhay. Kaya naman marami ang nagiging supply nito all year round. Sa diyang naging napakapopular at kilala na ng kape, sa katunayan, kumukonsumo tayo ng 2 billion cups of coffee every day worldwide. Napakarami na rin ang naging klase nito, magmula sa simpleng black coffee or with milk man yan, cappuccino, macchiato, latte, at marami pang iba. Pero alam nyo ba na may mga klase din ng kape na mapapalunok ka na lang talaga sa presyo? Tara na at isa-isahin natin ang ilan sa kanila. Ospina Coffee Dynasty Premier Grand Cru, ang tinaguri ang pinakamatandang coffee company sa buong mundo na itinatag noong 1835 sa bansang Colombia ni Mariano Ospina Rodriguez, isa sa pioneer ng lumalago at umuunlad na industriya ng kape sa Colombia at Guatemala. Ang Arabica Tipica beans ay itinanim at inani sa Mount Andes sa Argentina. Inaani nila ito isa-isa para maingat na mapili lang ang pinaka-best at hinog na bunga. Tinatanggal ang mga balat nito gamit ang mechanical peeler saka ito lilinisin. Ibuburo nila ito mula 24 to 36 hours at ibibilad sa araw ng 5 linggo. At after ng mga procedure na to, iluluto naman ito sa pure water sa temperatura na may 195 to 205 degrees Fahrenheit.
na siyang naging resulta sa maaroma at maalak na lasa. Ang kaping ito ay nagkakalaga ng $136 o 6,600 pesos per pound. Kopi luwak, ang pinakamahal na kape na nagsimula sa Indonesia, na nadiskubre noong 1800s. Ito ay gawa sa pupu, or let's just say na made from coffee beans pero partially digested na, at pinupunan ng cat-like creature na civet. Alamid o musang naman kung tawagin sa Pilipinas. Palm civet naman sa ibang parte ng Asia. Ito ay malapit na kamag-anak ng mongoose at raccoon, na ang pangunahing pagkain ay ang mga bunga ng kape. Once na na-digest na nila ito, nag-iiba ang structure of protein ng coffee bean na siyang nagpapabawas ng acidity nito na meron sa normal na kape. Itinatay nila ito ng halos buo pa, kukunin at uhugasan ito ng mga coffee farmers at saka ipoproseso. Ang finished product, isang maaroma at syrupy texture na nagkakahalaga ng $80 per cup. Kape na gawa ng tao at kalikasan na siyang naging dahilan kung bakit ito itininyag at napabilang na isa sa mga pinakamahal na kape sa buong mundo. Luwak, the rarest beverage in the world. Black Ivory Coffee, isa sa napabilang sa pinakamahal na kape sa buong mundo. Ito ay nagkakahalaga lang naman ng $2,000 o $50 per cup. Bakit nga ba ganun kamahal ang kaping ito? Why? Ito ay gawa sa dumi ng elepante. Ipinapakain sa kanila ang Arabica coffee beans para ma-digest nila ito mula 15 hanggang 70 oras. At dahil sa kakaibang digestive enzymes ng mga elepante, dumudumi ito ng smooth at may kakaibang lasa ng kape. Isa sa naging dahilan ng pagmahal ng naturang kape ay dahil limitado at nakadepende lang ito sa availability ng supply ng coffee beans. Kinakailangan nila ng malaking bilang ng bunga ng kape para makapag-produce ng finished products. Sa bawat 33 kilos ng coffee cherries, nakakapag-produce lamang sila ng 2 kilos na finished products. Ang mga duming ito ay galing sa mga na-rescue ng elepante na nasa pangangalaga ng Golden Triangle Asian Elephant Foundation sa Changshan, Northern Thailand. 8% sa kinikita ng Black Ivory Coffee Company ay napupunta sa foundation para sa pangangalaga ng mga ito. Thank you for watching! Para sa mga susunod naming stories and facts, huwag niyo kaming kalimutang i-like and subscribe. And comment down below kung may gusto kayong stories or topics na gusto niyong gawin namin sa aming next video. Pahit na din po ng notification bell para updated kayo sa susunod naming videos.